Suot ang kanyang mask at armado ng frozen alcohol, isang frontliner doctor ang susubukang bukuin ang kalaban na COVID-19. Ang kanyang misyon, ubusin ang mga nagkalat na virus at iligtas ang mundo mula sa pandemic. Ang game na yan na sumasalamin sa malaking hamon ngayon sa mga medical frontliner. Likha ng 14 years old na si Teo. Okay, I'm Teo Rivas, 14 years old from Bulacan and I'm grade 9. It's a current situation and no one is taking advantage to make a game about it. I took the first to have that idea. So I think that was also what inspired me to really make this game. Homeschooled si Teo ng kanyang parents. At sa pamamagitan lang ng online tutorials, natutunan niya ang game development at programming. Yes, kailangan ko po mag-research mag-research sa Google para sa answers. Sa ngayon, PC version muna ang binubuo niya. Pero pinag-iisipan na rin niyang gumawa ng Android at iOS versions nito. Unity o isang game engine program ang ginagamit niya para mabuo ito. Unity po ay talagang coding, so kailangan mong aralin yung language. Yung language pa na ginagamit ko ay C#. Ano naman kaya ang masasabi ng ilang game development experts sa ginawang beta game ni Teo? Hindi ko isipin na gawa ng 14 years old yun. Since kasi meron siya mga small details na usually mga professional gumagawa nun. For example, yung kung napansin mo yung last part ng video, yung tumama yung virus sa pader, then tumalbog siya. Nagpalit siya ng shape pag tama niya. So, medyo physics-based na yon. Platformer kasi yung genre na pinili niya for the game. And then, my slow-mo mechanics, which is nice. I think yung fight against COVID shouldn't be done in violence. It can be just an illustration of how the body is battling it. Sa murang edad ni Teo, napahanga sila. But there's still room for improvement pagdating sa user interface. One of the things that the general local industry lacks is game design to make, you know, more interesting, more engaging game. But one of the pitfalls there is that when you make a game, it has to be fun. Payo nila sa young game developers. The young creators who have access to internet, like it would be good to ship it na, okay, I play games, I want to make them. It is possible to become a career, to make a career out of it. Usually naman pagka first na gawa mo, pangit naman talaga. Publish nyo lang yon and then learn from it, tapos gawa uli ng bago, then hanggang sa mag-improve na mag-improve. Wala pa raw pangalan ang game ni Teo, pero sisiguraduhin daw niya that this game will inspire a lot of young Filipinos to do the same. This is the first time for most of us to experience ECQ, but this lockdown brings out the best in us. I am Manal Sugadol, I stand for truth.